Magandang umaga mga bata. Ako si Binibining Laarni, ang inyong magiging guro sa Pilipino. Ang ating pag-aaralan ngayon ay kung paano ang pagsusunod-sunod ng isang gawain. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahan na: una, nakapagbibigay ng hakbang ng isang gawain. Pangalawa, nakasusulat ng simpleng recipe at patalastas. Mga bata, bakit kaya mahalaga ang pagbibigay ng hakbang sa pagsasagawa ng isang gawain? Tama, mahalaga ang pagsunod sa mga hakbang o panuto upang magawa ng maayos at mabuti ang isang gawain na aakma sa dapat na maging resulta. Halina't alamin natin ang kahulugan ng hakbang at recipe. Hakbang, ito ay isang sistematikong pamamaraan sa pagsasagawa ng isang bagay o gawain. Narito ang isang halimbawa ng hakbang sa tamang paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig. Recipe, ito ay isang paraan o instruksyon, kagamitan, at pagsasama-sama ng mga sangkap sa pagluluto o pagsasagawa ng isang pamamaraan. Narito ang halimbawa ng recipe ng adobong manok sa gata. Ito ay isa lamang sa mga recipe sa pagluluto na maaari niyong sundan. Halina at sabay-sabay nating basahin ang talata. Tuwing Sabado, tumutulong sina Paula at Patrick sa kanilang nanay sa mga gawaing bahay. Hinuhugasan nila ang mga plato at lahat ng mga ginamit sa pagkain at pagluluto ng kanilang nanay sa kusina. Sinasalansa ni Paula ang baso at pitchel. Pinagsama-sama naman ni Patrick ang mga kutsara at tinidor. Inaayos nila ang mga plato ayon sa laki nito. Pagkatapos ay inihahanay nila ang mga kaldero at kawali. Sa wakas ay inilalagay nila ang mga ito sa kanika nilang lalagyan matapos sabunin at banlawan. Naintindihan niyo ba mga bata ang talatang ating binasa? Halina at sagutin natin ang gawaing isa. Ayusin ang mga pangyayari ayon sa binals ang talata sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pangugnay na salita. Una, pangalawa, pangatlo, sumunod at panghuli. Isulat sa patlang ang sagot. Sagutin ang gawaing dalawa. Pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa pagluluto ng lugaw. Isulat ang bilang 1-5 sa patlang. Sagutin ang gawaing tatlo. Isulat ang mga hakbang sa paggawa ng calamansi juice. Magaling mga bata, ngayon, dumako na tayo sa patalastas. Ating alamin kung ano ang kahulugan ng patalastas. Ang patalastas ay isang paraan ng komunikasyon para sa pagmemerkado, upang makahikayat o makahimok ng mambabasa o nakikinig, natangkilikin o itaguyod ang inaanunsyo. Ang inaadhikang resulta ay ang maimpluwensyahan ang ugali ng taga-konsumo o mamimili, alinsunod sa isang alok na pangkalakalan. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng patalastas o anunsyo. Una, tiyakin ang paksang susulatin.
Pangalawa, gawing maiksi ang mensahe. Pangatlo, ilagay lamang ang mahalagang impormasyon na sumasagot sa mga tanong na ano, kailan, sino, at saan. Pang-apat, isulat ng maayos ang patalastas na gumagamit ng malaking titik at bantas. Pang-lima, isulat ng malinaw at madaling basahin ang patalastas. Narito ang iba't ibang halimbawa ng patalastas o anunsyo. Sagutin ang gawaing apat. Gumuhit sa isang bond paper ng iyong sariling produkto at lagyan ito ng detalye. Kulayan ito at ipasa ang inyong gawa sa ating Google Classroom. Ngayon ay lubos nyo nang naunawaan ang ating aralin. Hanggang sa muling pagkikita, paalam mga bata!